mga lalaki nagpupunta po sa gym to make their body stronger, ano, para sila ay maging healthier and fitter, ano. So, meron po ba kayong idea na ginagawang exercise naman para sa tinatawag na erection sa mga kalalakihan? Alam nyo po ba, mga madam and sir, na merong muscles dyan sa base ng ari ng isang lalaki? So, for example, ito ang penis, ano? So, itong base na ito, ito nandito yung muscles nila. At yung mga muscles na yan, yan yung way, ano? Para, ano, mas maging matigas at mas mapahaba ang buhay. Okay? Mas mapahaba ang erections ng isang lalaki, ano? So, kung sakaling binabaliwala mo itong mga muscles na ito, you will get compromised later on. Alam nyo po ba yon? My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come on? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Arami MC. And for today's vlog, we're going to talk about how exactly to work out these muscles po, ano, para ikaw ay maka-reach ng last longer erections, ano, stronger, harder erections, ano. So, karamihan, ano, sa ating mga followers, ano, syempre mga kalalakihan, may mga nagme-message talaga sa akin, pero hindi naman lahat, ano. May mga nagme-message sa akin, ano, kung ano po ba yung mga gamot daw para sa erectile dysfunctions, okay? Hindi po tayo nagbibigay, ano, or nagpe-prescribe ng gamot kasi bawal po yun sa atin. Mga tanging mga doktor lamang po ang nagbibigay ng gamot, okay po, mga madam and sir? But, may mga nagtatanong talaga, ano, curious sila kung paano ba ito masusolusyonan kasi meron nga po silang tinatawag na kondisyon na, ano, na erectile dysfunction, ano. Ito po yung kondisyon sa mga kalalakihan na nahihirapan po silang magpatigas ng kanilang ari or even magpa-maintain ng tigas, ano, ng kanilang ari. Ano, hindi sila nakakatagal, okay? So, ito yung tinatawag na erectile dysfunction. Pero para po sa akin, ano, so kung sakali naman na hindi naman talaga kailangan ng medications at gusto mo lang talaga para sa iyong sex life, ano, na maging maayos, ano, syempre mapagbigyan mo ang iyong partner sa buhay, ano, marami namang paraan. There are much better, mga madami sir, simpler and natural method na pwede nating i-share sa inyo na magamit ninyo, mga madam and sir, ano. Pero may mga lalaki din nagko-comment, sinasabi nila, ay, hindi ko kailangan yan, ano. Talagang matigas to, matagalan pa, kahit may edad na ako. Okay, so may mga ganong comment. Sir, huwag ka pong pasisiguro. Hindi sa lahat ng oras, eh ganyan ang inyong nararamdaman. Thankful na lang po kayo na hanggang ngayon sa inyong age, ano, na kaya pa talaga mag-perform at nagla-last longer in bed kayo. Pero, syempre, may mga factors, okay? So, may mga factors na pwedeng one day is mararamdaman mo na rin yung nangraramdaman ng iba. Okay, so let's talk about Kegels exercise. So, ano po ba tong Kegels exercise? It's a workout po ito para saan? Sa pelvic floor muscles natin, ano? Kami mga kababaihan and even mga kalalakihan, ano? Ano bang ginagawa nitong pelvic floor muscles na to, ano? Ang ginagawa po nito ay nagsusupport po ito sa organs natin and even hinuhold niya din po yung genital area natin, ano? So, ibig sabihin, hindi lamang po ito nakakatulong magpatigas ng ari ng isang lalaki, nakakatulong din po ito magpatagal. So, ibig sabihin, sir, kung ikaw ay mabilis labasan, ito po ay makakatulong sa inyo para matagal po kayong labasan. Last longer erections before po kayo magpalabas ng inyong semilya. Okay, so next, ano, how to perform Kegels exercise? Ano, we have 3 variations po, mga madam and sir. Number 1 is, it make your erection stronger. Next is, it help you last longer. And last but not the least is what? Yung tinatawag na reverse Kegel exercise, okay? So, papaano po ba ginagawa itong tinatawag na Kegels exercise? We have 3 parts, ano? Sa tamang paraan, in a way na tama, okay? So, for example, number 1, ano? So, for example, nakaupo ka po, sir, ano? And parang ang ginagawa mo ay parang nagpupull ka towards you, pulling in, ano? So, parang tinitigas mo papasok sa iyo, ano? So, paano mo malalaman kung tama yon, ano? For example, ito po ang inyong ari at ito ang base. Okay, so, dito po yung base, ano? So, ang mangyayari, pwede nyo pong ilagay yung dalawa nyong daliri and then ilagay nyo po sa
sa shop or sa body ng inyong ari, ano, dito sa base, sa dulo, ano, and then pwede nyo pong makapa dito, ano, sa areyang ito, kung tama na nagko-contract nga po ba ito. Next, number two, magki-clench ka po, ano, ng inyong ari, ano, ha, parang ikaw ay pumipigil, umihi, ano. So, for example, umiihi ka, and then pigilan mo. You're clenching it, ano. So, next, number three, ano, yung part na kung sakaling ikaw naman ay parang nauutot o nafa-fart ka, ano. So, ang may pipigilan mo ito, ano? So, once na pinipigil mo, it clench your anus area. Ano? So, to complete the three parts po, mga madam and sir, pulling in your penis, and then what, ano? Next is clench yung inyong pag-ihi, ano? Midstream, parang pinipigilan nyo sa kalagitnaan ng inyong pag-ihi, and then clench your anus, ano? So, dapat gawin nyo po ito within 5 seconds, and then, after that 5 seconds, relaxation. Opo, ano? Dapat gawin nyo ito within 10 times in a row, ano? So, para magkaroon kayo ng ano tinatawag ng magandang erection, stronger erection. Okay, so next po, ano, Kegels for having last longer erections, ano? Kung kanina 5 seconds ang pinapahold ko, dito po, ano, para magtagal ang inyong erections, ano, kailangan nyo po ito i-hold ng for about 30 seconds. And then, yung lakas nyo, kung kanina, before, ano, gumagamit kayo ng 100% na contraction, ano, pagpigil sa inyong pag-ihi, sa inyong pag-utot, ano, clenching your anus, ano, dito naman gagamit lang kayo ng 50%, ano, pero for about 30 seconds, ano, at dapat gawin nyo po ito ng 10 repetitions. Okay? So, ibig sabihin, 10 beses mo ito uulitin para makatulong po ito sa inyo no, ng last longer erection. Last variation na po natin yung tinatawag na reverse Kegel. Ano, kung kanina puro contractions yung tinatawag natin, ano, dito naman po more on relaxation. So after using that muscles, kailangan naman po i-relax po natin. So paano po gawin yon? Dapat kailangan po walang tension sa inyong pelvic area. Ano, don't put any pressure din po, ano. Deep breathing lang po tayo, ano, inhale and then exhale, ano. So pag nag-exhale ka, parang ang nangyayari parang umiihi ka, pero walang pressure, okay? So, kailangan mo pong gawin yan ng 10 beses, ano, yung inhale, exhale, pero wala pong pressure or tension na nilalagay nyo sa inyong pelvic area. So, lagi pong tandaan, mga madam and sir, itong tinuturo nating Kegels exercise, it is very simple lamang po, ano, so wala din po siyang side effect, or sabihin natin chemical free din po siya. It is very natural, mga madam and sir, ano. So kung may time ka, ano, pwede mo siyang gawin anytime. So anytime talaga pwede mo siyang gawin kahit ikaw ay nagtatrabaho, nakaupo ka lang diyan, hindi mo naman kailangan sabihin na oy, nagki-Kegels exercise ako, walang ganon, ano. So para makatulong din 'yan sa iyo. Hindi lamang po ito para sa mga kababaihan, ano. So yung purpose kasi nito ay what? Diniscuss na kasi natin ito sa ibang vlog, ano, nakakatulong ito magpaano, magpasikip ng kanyang ari. Pero din sa mga kalalakihan, nakakatulong naman po ito saan? Para tumigas at tumagal ang inyong erection. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo ngayon. No? So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. And yes, shoutout time na naman po. Ano? Una-una, binabati ko po si Sir Jerome Salvador. Hello, sir. Thank you so much for watching. Since 2019 pa daw si sir nanonood simula nung nagka-COVID. Siguro sir, ano, ito naging pastime mo. Ang matuto dito sa vlog ko. Pero thank you so much sir for watching. Hindi ka nagsasawa. Next po, ano, binabati ko rin si Sir Bugoy Labag Griel. Tama ba? Sir Bugoy Labag Riel? Tama po ba? Thank you so much for watching and hopefully na hindi ka rin sir magsawa, ano? So, nag-enjoy ka po ba sa boses? Yung iba sabi boses bakla daw. Yung iba sabi balido ako sa tawa-tawa. And yes po, binabati ko rin si Sir Henry Noye. Tama ba sir? Binaligtas ko kasi eh. Kasi kung ano, ear net. Tama po ba, Sir Henry Noy? Tama po ba? Kasi sabi ni Sir, with love and passion. So, definitely, I have my passion to teach talaga. So, gusto ko talaga yung mga ganitong bagay. Kahit hindi ako nakapagturo na sa school, may mga listeners naman ako dyan. No? So, manood din po kayo. Nagla-live ako everyday sa Facebook. Binabati ko rin ang aking matagal ng subscriber, si Isla Perong Di Gulat. Kala mo, sir, ha? Tanda ako yung pangalan, no? Thank you so much for watching!
God bless! Next po, ano, binabati ko rin si Sir Super GTB at iba pa. Maybe, ano, si Sir, vlogger din po. Ano, insert ko na lang yan. Baka gusto nyo din po, mga Sir, i-view si Sir Super GTB at iba pa. No? So, sabi na si ni Sir, step-by-step explanation para Sir, ano, para Sir, masaya. Para Sir, sunod-sunod, diba? Para yun na yung isang follow ng ating mga followers and subscribers. And hopefully na mag-enjoy naman sila. Kasi nilagay ko na rin talaga yung kung pang ilang minute, ano, yung step one, step two. Kasi yung mga kinuha ko ditong tawag dito, yung mga kinuha kong nagpapa-shoutout ay yung mga nasisipin. Pinabati ko rin si Sir Thirdy Delgado. Hello, Sir! Sabi ni Sir, wag daw ako papatid. Sa aking mga bashers, opo, parami na talaga sila ng parami. Opo, lalo na sa ano, sa Facebook, ano, kasi hindi sila sanay sa mga ganitong topic ko, ano. So, doon pa lang ako nag-boom, nag-rise, ano. So, parang ano sila? Hindi pa sila yun. Hindi pa nila ako kilala na ganito ang aking mga topic, ano. Pero sino ba naman ako? Ano, isipin ko lang. Pwede ba? Ano, alam mo yun? Yung mga artista, mas marami silang bashers. Ako, lang. Diba? Thank you so much, Sir. God bless. Kung ano, binabati ko rin si Sir Eddie Romero na sinasabi niya nag-enjoy daw talaga siya mag-watch dun sa aking 6 ways on how to girl. Pero, thank you so much for watching, Sir. And hopefully na sana sa ibang vlog ko is mag-enjoy and may mas matutunan pa rin po ay yung ating mga followers. So, maraming salamat. Next, ano, binabati natin ang ating latest watcher. I don't know kung subscriber ko si Sir, Sir Orlando sa Saavedra. Pero thank you so much, Sir, kasi mukhang naging interesting. Sabi niya, it seems interesting sa ating vlog, ano. And hopefully na mas mag-enjoy pa po kayo sa mga iba ko pa pong topics, contents, ano. So, maraming salamat. Last but not the least, ano, ang aking matagal na rin na subscriber, si Sir Carl Alarcos, na sinasabi niya na favorite topic daw talaga ito. Opo, nakailang, ano, nakasirin ako, nakailang revise na rin ako yung tinatawag na pag nagpapalabas ng sabi natin nagsumisiret ang mga babae. Oh, no, talagang yun ang gusto nilang topic. Ano, so nag-revise. Siguro pang ilang revise ko na yun. Pang-apat ba, Sir Carl? So, thank you so much for watching. And sa lahat po ng walang sawang nanonood po sa akin and silently viewing my vlog, thank you so much for watching. And hopefully, hindi kayo magsawa. God bless po! More power sa ating lahat! Thank you!